8 a.m. pa lang. Pero kailangan na natin gumising. So ang duty ko nga pala ay 4 to 8. Kaya dapat bago mag 4, nandun na tayo sa bridge. Kaya nga pala, bawal yung shorts at chinela sa bridge. Kaya nakaganto ako. Mga hindi naman nakakaalam, baka nagtataka kayo bakit sobrang dilim sa bridge. May purpose po yun, dahil para mas makita namin kaagad kung may mga barko, may bangka, nakikita namin kaagad yung mga navigational lights nila para mas maiwasan ang posibleng banggaan o collision. Dito pala sa bridge guys, meron naman kaming mini cafeteria. May kape, tsaka mga biskuit. Meron ditong ref sa baba at saka ito, coffee maker. The best. Pero bago ang lahat, kakain muna tayo ng agahan. Tara, kain muna tayo. Ito naman yung mess room namin guys. Bali, dito kami kumakain araw-araw. Dalawa yung kwarto na to, crew mess at saka officers mess. Yung officers mess ay nandun sa kabila. Yan ang officers mess. Andun. Wow! Araw-araw naman dito may eat. Load kada umaga pero iba-iba lang yung luto. Wow! Kain na tayo. Speaking of pagkain, yun ang isa sa mga dahilan kung bakit magandang maging seaman dahil libre ang pagkain. Tubig, tirahan, wow! Kuryente. Meaning, walang mababawas sa sahod mo. Pera na lang pala sa beer, sigarilyo, at mga tsokolate. Meron din kami dito pala guys. Parang tindahan siya. Pinabawas lang siya sa sahod namin. Pero yung mga basic na kailangan mo, yung pagkain, tubig, soft drinks, libre naman. Balik na tayo sa kwento. Pagtapos ko naman kumain ng agahan, doon na magsisimula ang tunay na bakbakan. Kami po ang nasayan sa deck maintenance, kaya madalas kaming magtiktik ng kalawang at mamintura. Pero hindi naman laging ganon. Dahil minsan naman, paperworks lang naman kami. Paperworks! Paperworks! Ito sa akong Migo na taga-ball.
muna akong migong astig. Uy, balita na na. Maligid daon, balon, kusog kayo balon. Kinahanan na magyuntan mo kayo. Kinahanan na magyuntan mo itong trabaho. Ganting pa ito. Pahit pas banyawan. Pahit pas banyawan eh. Sana oras na yun. Asum si Midya na. Oy, pwede na, pwede na. Tikaw na, sir. At syempre, meron din naman kaming lunch break. From 12 to 1 p.m. Meron din kaming tinatawag na coffee break. 20 minutes, dalawang beses yon. Sa umaga, 10 to 10.20. At sa hapon, 3 to 3.20. Pero ako guys, after lunch, pahinga ko na. Kasi nagsimula pa ako ng 4 a.m. From 4 a.m. to 12 a.m., naka 8 hours na ako. Pero para may idea naman kayo guys, dito sa kumpanyang pinapasukan namin, araw-araw pinubuno namin ay 10 hours. Pero meron din ibang kumpanya na 8 hours lang yung trabaho nila guys, araw-araw. Kami 10 hours, pero bayad naman yun as overtime. So ako naka 8 hours na ako, kaya kailangan ko namang mag-overtime from 4 to 6. Ganun pa rin ang mangyayari, trabaho hanggang sa mag-alas 6. Pero para may idea na naman kayo guys, tuwing Sabado naman, ang balik ko ay alas 3. Bakit alas 3? Dahil meron kaming tinatawag na drill. Pinapractice namin kung ano ang dapat naming reaction at kung ano ang dapat naming gagawin kapag may emergency, katulad ng oil spill, fire drill, merong nahulog sa barko, yung man overboard, at ang abandon ship drill kapag kailangan na naming lisanin yung barko in case of emergency. So ganun lang ang buhay namin dito guys. Pagdating ng alas 6, hinto na yung trabaho namin at yun naman ang time namin sa aming sarili. Yun ang time para mag-beer, yun ang time para manood ng TV, maglaro ng PS4, at higit sa lahat, yun ang time namin para mag-internet at makapag-chat sa mga mahal namin sa buhay. Para may idea na naman kayo guys, yung internet nga pala namin dito is unlimited at libre. Maswerte lang kami dito guys sa kumpanya namin dahil libre ang internet at unlimited. Meron kasing ibang kumpanya na may bayad yung internet nila. At kung umabot ka hanggang dito, I'm sure na nagustuhan mo ang video na to. Kaya please like and subscribe guys. Mag-comment ka na rin ng kahit ano. At i-share mo na rin sa mga kakilala mo. Punta naman tayo sa Q&A. Question of the day. Mahirap bang magbarko? Para sa akin, ang trabaho dito sa barko minsan mahirap, magaan, minsan naman mabigat, minsan walang tulog. Pero para sa akin, lahat naman yata tayo nahihirapan sa trabaho kahit ano pa yung trabaho natin eh. Para sa akin, ang nagpapahirap lang kasi dito sa barko is yung malayo kami sa pamilya namin, at minsan may mga kasama tayong wala sa ayos, no? Minsan hindi natin maiiwasan yung mga ganun eh. May mga kapitan o mga chief mate na wala sa ayos, kaya kapag ganun, napakabagal ng araw. Pero pag masaya yung tao, nako, di mo mamamalayan, patapos na pala yung kontrata mo. Shout out naman tayo guys. Shout out nga pala kay Chief Cook Lababit, na isa sa mga pinakamagaling na chief cook na nakasama ko. Yung chief cook na pogi, na pogi pa ng motor. Yeah, rides tayo minsan ha. Shout out din kay partner Bernard Pariño, nakaka-birthday lang. Belated happy birthday ulit partner. Salamat at nalasing mo kami. At shout out din kay Awi na paraihi. Sa mga gusto magpa-shout out, comment lang kayo, at sa kung may mga tanong, comment din. Hanggang doon lang guys. Sana magkita tayo sa susunod na video. Salamat. Peace.